Kilala mo si Sam? Opo. Yes, ma'am. Kaila jud kay ko kay Ma'am Sam. Oo. Oo. Oh, anak ni Madam Lala. Kilala ko. Kilala? Yeah, she's my cousin. Yes. Oh, kilala ko. Yeah, she's my loving and caring sister. Sino si Sam? Ako po pala si Maria Alana Samantha Talino Santos, age 24. I am born on March 24, 1997 in Davao City, in San Pedro Hospital. Actually, nag-start po talaga ako ng prep dito po sa bayan ng Carmen. Diyan po sa likod ng munisipyo dati, meron po diyang eskwelahan sa mga bata na nagtatrabaho din, mga anak po or mga apo ng mga trabahante sa munisipyo. Kaya dahil ako yung nag-nactive kay Manong Roger at saka kay Ma'am Noemi, dun po ako palagi nila nilalagay kapag walang nagbabantay sa akin sa bahay. Kinder po ako, dun po ako sa UIC, University of the Immaculate Conception, from Kinder 1 to 2. Tapos bumalik po ako or nag-transfer po ako sa Ateneo de Davao University from Grade 1 to Grade 3. Tapos bumalik po ako ng UIC from 4 to 6. Kaya nag-graduate po ako ng elementary ko sa University of Immaculate Conception. For after po, having tried traditional school, kinuha po ako ni Mommy or ni Eva Escoblala Talino Mendoza. Transfer niya po ako sa Abbas Orchard Montessori. After po I graduated from Abbas Orchard Montessori, I actually applied for different schools here in the Philippines. I got into UST, which is the University of Santo Tomas. However, at the same time, I applied for the University of Melbourne, Australia. Pero, meron po kasi silang requirement doon. Before you can actually enter the university itself, you have to undergo the foundation studies. Dahil sa panahon yun, wala pa naman tayong 11 and 12. No? So, I got the acceptance letter from the University of Melbourne that they would accept me if I chose to go through or undergo the foundation studies through the Trinity College po. So then, since I got into the University of Melbourne, I told Mom na I might not push through with the University of Santo Tomas. Kaya sa panahon yun, 2014, pagkatapos ko po graduate, lumipad na po talaga ako agad, August of 2014, Australia. Doon din po ako nag-aral ng foundations. It was a one-year course that would ensure your entry to the University of Melbourne. In the University of Melbourne naman, I doubled major in both anthropology and sociology. When I entered the University of Melbourne, I really wasn't sure which course I would actually take. But I knew it was in line with Bachelor of Arts. Because I was interested in history, I was interested in literature at the same time. Para maka-double major ka. Sabi ko, hindi na lang ako magkuha ng electives. Kukunin ko na lang lahat core subjects para pagtapos ko ng university, at least dalawa ang major ko. That's why po, ako, may double major po ako sa both anthropology and sociology. Kasi for me, they go hand in hand. There's an importance in both understanding the past for us to understand or how we can actually change the future. 2018, nag-graduate po ako sa Bachelor of Arts, majoring in both Anthropology and Sociology. After I graduated from undergrad, bumalik po ako sa Pilipinas. Dahil alam ko, uumpisa na naman ang eleksyon. At sa panahong iyon, nag-desisyon po si Manong Roger, or kilala niyo rin Manong Roger, pero Papa Bongs po ang tawag po sa kanya. Nagbalak po siyang tumakbo as governor. No? Umuwi po ako para tulungan din si Manong Roger. And of course, our governor at that time, ang nanay ko, na si Emmanuel Lala Talino Mendoza. Baka magtaka kayo bakit Mendoza siya, Santos ako. Pero malaking tanong na marami, bakit nga ba ako Santos? Bakit Santos si Sam? At bakit Mendoza ako? Siguro dahil maganda ako. Si Samantha was born in 1997, no? Sa una kong asawa na si Engineer Alan Hidalgo Santos ng Blanc. Unfortunately, 2 years of marriage, pinanganak si Sam, nadisgrasya si tatay niya. Kasi si tatay niya, isa ka motorcycle enthusiast. So, imagine mo sang una, dako na ng motor niya, gabay, big bike na siya. Kaya hambal niya, amo lang itong ma-afford niya ang motor. So, magkita kami, weekend,
kasi very dedicated and very serious and responsable na padre di pamilya si Engineer Alan Santos. So on site na siya, no, kundiin ang project, dito na siya as project engineer, as civil engineer. 1 year si Sam and 1 month, no? Isa kadlaw, magtawag na lang si Mamang, ha? Ara siya sa hospital. Naanad naman good ko na si Alan ang magtawag, nga ali ko sa Davao Doc, okay, namukmo, disgust siya. But that particular call is different because it was my mother. So, humble ko, serious ba ka ikaw ang nagtawag? Ah, si Alan wala nakatawag. So, mong galito, nga na-disgust siya sa seryoso gin. So, muna, nga ginapaintindi natin sa nagapamati, mag-helmet ka mo for your protection. Kag kung may mga disgrasya, may mga umaagi, paano ta mag-bullying, you really have to secure the spinal column. Halin sa liog, makanto sa iyang lubot. Butangan mo na siya sa mga kahoy o mga plywood na hindi na siya matando. So tungod kay mabuligan ng tao, kay nakita gani kay freak accident lang to, naalsa siya sa motor kasi sa piyak na kalye, Davao Doc. So ang pag-alsa niya, nagabitay ang ulo niya, ang galito naka-trigger, nag-cause some damage sa neck. So he's paralyzed neck down. C4, C5. So 6 years nga paralisado si Engineer Alan Santos, ang munang tatay ni Sam. So imagine, 1 year old pa lang siya, why gina siya alungungan ng itsura sa tatay niya? So, tatlo ka beses na nag-flatline. So, ginaluhod ko, ginasagawa sa ICU, ginapangamuyo ko na, nga hindi siya pwede madula. Kasi si Samantha at the time was only 1 year old. Maybe until Samantha will have the chance to recognize na munang tatay niya, siguro amulang itong panahon na pwede siya madula sa amon. So I'm blessed na may pamilya ako nga nagasuporta sa amon. Kaya hindi madali. Gaumpisa pa lang kami sa pamilya namon. Natabo itong dako nga trahedya. Nakamangkot manggani ko. Ano ginapripara mo sa akon para paagyan mo ako sini na klase nga kalison? So ginakamangkot ko ang Ginoo ko, kung ginatestingan ba niya ang faith ko. Then after 6 years, by that time, si Samantha, 7 years old na. So nagbiya na gid si tatay niya. Anak po ako ng late Engineer Alan Hidalgo Santos. Unang asawa po siya ni Vice Coblala, no? When I was 1 year old, hindi ko naman talaga ma-remember lahat ng nangyari. Pero sa panahong iyon, yun po daw yung edad ko nung na-aksidente ang tatay ko. So ever since na I was growing up, ang ma-remember ko lang talaga sa kanya, nakahiga na siya. Not unless I saw the photos of him carrying me when I was 1. But after my birthday, he got into an accident where he broke his backbone. So from his neck down, he was paralyzed. For 10 years, Mom and I didn't really contribute, to be honest. Mom and, of course, my family and Dad's family was trying to sustain the life of Dad. We had to get a ventilator, we had to hire nurses that brought him to the house. Kasi sa panahong yun, mahal din masyado kung sa hospital siya for 6 years. Kung antos mag-gid ni Mommy, noon na 1 year siya dito sa hospital. Or even almost a year actually, noon palagi si Daddy sa hospital. Kasi without the equipment, he would die in an instant. Kasi he couldn't breathe on his own. No? So a ventilator was much needed. So inuwi po nila si Daddy. Nagsabi po sa akin si Mommy at that time na ayaw na rin matumatay ang Daddy ko na hindi ko pa siya nakilala. Kaya gusustain niya po talaga hanggang kaya niya at saka hanggang kaya din ni Daddy na lumabay. At age of 7, namatay po ang dad ko. I was grade 2. No, it was the beginning of grade 2. No, first year of school. And then, I didn't really realize what was happening. Ang nangyari nun, pagsakay ko kasi ng van po kasi yung sinasakyan namin dati. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung van ang mahatid sundo sa akin. No? Sinakay ako ng van ng lola ko. Sabi niya, Sam, punta tayo ng airport. Sunduin natin mommy mo. Sa isip ko, hindi naman talaga namin sinusundo si mommy. Kasi meron naman siya sasakyan, uwi lang naman yan talaga yan siya.
hindi namin attitude or parang nasanayan na sunduin si Mami. No, kasi sanay lang ako makita agad siya sa bahay, hindi na sinusundo, kasi ayaw niya rin na mabala pa si Lola. Kaya yung pagsakay ko ng sasakyan, ang daming laruan sa loob ng sasakyan. Para isang karton, laruan ng lahat. Sabi ko, ano kayang meron? Tapos sabi nila, Sam, laro ka lang, laro ka lang. So binuksan ko lahat ng laruan nila dun sa sasakyan. Then eventually, ang lola ko, and mama po ni Vice Poblala, sabi niya, Sam, doon kami sa airport at that time. Lahat ng pinsan ko nandun. Eh, kung anong support group? Anong nangyayari? Para sa akin at that time, siguro nagtaka lang talaga ako. Iba itong araw na ito. Pero hindi ko naitindahan anong iba. No? Pero sabi ng lola ko, sabi niya, Sam, halika po na tayo ng CR. Pumunta ako sa CR, sinamahan ko lola ko. Kasi kasama naman talaga kami ng dalawa. Pagpunta namin sa CR, sabi na sa akin, Sam, may sabihin ako sa'yo, huwag kang iiyak. Sabi ko, bakit ako iiyak? Malala ko ba talaga itong conversation na to? Doon na kami sa arrival area, sa labas ng CR yon. Arrival area na kasi sa labas ng CR. Sabi ni Mama, wala na daddy mo. Sabi ko, wala man talaga siya sa bahay. Nasa hospital si daddy kasi na-admit siya. Kasi meron naman doon complication. So, parang nasana na din ako, kinukuha siya sa ng ambulance, sinadala sa hospital, binabalik na naman. So, expected ko ababalik lang din yun. No? Nung bata pa ako. So, sabi ko, anong wala na si daddy? Sabi niya lang, wala na daddy mo, kaya hinihintay natin mami mo. So, malamig kami sa sasakyan. Sabi na tita ko, nataka tita ko, bakit ako umiiyak? Tapos nag-away si tita, pati lola ko, bakit ako sinabihan agad? Pag gusto ng tita ko, na ang mami ko ang sasabi sa akin, namatay na nga daddy ko. Pero hindi naman makapaghintay si mama. Pero sa katotohanan naman, doon kasi din ako naglaki. So feeling din siguro yung mami, ni mama, na siya na lang dapat na magsabi sa akin. Pero para sa point na yun yung nangyari, iyon, parang nawalan ako ng kakampi. Kasi at that time, kung meron akong kailangan, or meron akong problema sa school, meron akong kaawad, kay daddy ko palagi sinasabi. Kay daddy ko palagi sinasabi. Pero, yung wala na siya, parang ako na lang mag-isa. Ako na lang mag-isa. Kaya nagpunta kami, dumating si Mami. Hindi talaga kasi talaga kami dati close ni Mami kasi palaging wala siya eh. Kasi nga, wala niya magtrabaho para isustain ang buhay ng dad ko. Kaya wala siya palagi. Ang kayakap ko doon sa panahon na yun, ang lola ko. Tapos sabi ni Mami, halik ka sa akin, hinihintay ka ng dad mo kasi hindi pa kami kitapanan. Kinuha ni Mami kamay ko, ilagay niya sa mata ni daddy para mag-close na nga. Kasi before doon siya namatay, sabi ng yaya namin, o yung yaya ng nagbabantay talaga kay daddy, sabi niya, ang last words kasi ng daddy mo, saan ka daw? Siya, saan daw si Lala? So after a few seconds, nag-flat na daw ang heartbeat. So yun ang nangyari. Pero mahirap sa panahong iyon, dahil siguro dahil hindi naman talaga kami nag-see eye to eye ni Mami. Kaya nung wala si Daddy, parang ako na lang may isa. Kaya ever since then, namumukmuk lang ako. At saka kahit anong problema ko, si Daddy talaga sinakausap ko kahit wala na siya. Yeah, kaya maraming aso si Samantha. Kasi ang rason na maraming aso si Samantha is to fill the void, to be honest. Kasi gusto ko na meron akong kasama. Si Mami busy, at saka naitindihan ko na ngayon. Dati sa edad ko na yun, hindi ko talaga naitindihan kung bakit niya ako palagi iniiwan. Kung bakit palagi ako tabato noong una before ako. Na kahit wala na si Daddy, bakit wala din siya? Akala ko bibigyan din ako ng panahon noon. Pero ngayon naitindihan ko naman bakit. Kasi ang kotabato, malaki din tong responsibilidad. Kasi sa panahon yun, hindi ko kasi naintindihan. Kaya yun namatay si daddy. So yun na lang din ako alaga ng aso. Kasi para sa akin, sila na lang din yung mga pamilya. Ever since namatay pong daddy ko, actually, hindi pa naman po namatay daddy ko. Ang nagpalaki na po talaga sa akin. At siya nagatulong kay mommy, no? Napalakihin ako ng maayos. I see
Papa at si Mama, or ang lola at lolo ko, ang kilala ni Manong Roger at si Ma'am Noemi Talinio. So every weekend, kinukuha ako ng lola ko. Ang kasama ko po talaga doon sa Davao. Tawag nga namin sa bahay namin sa Davao, Bantay Bata 160. At napinsan ko na sa isang bahay. So Ate Sam, o kami mga pinsan, is usually nag-add to me sa ilaha tong bata me, and then nagadula jud me always, and always me kauban. And then as a child, si Ate Sam sa amua, ate jud siya, and wala siya dinalok sa iyang mga blessings, sa mga dulaan, always niya gina-share, and dili jud siya makalimot. Kaya nga po, malapit din ako sa mga pinsan ko. Pero hindi naman nawala yung struggle ko din as a only daughter of late Engineer Alan and the only grandchild of Manong Roger na wala naging tatay. Kaya nga po siguro, iba yung atensyon na inaibigay ni Manong sa akin dahil wala ka naman akong matakbuhan na tatay. Kaya napapasalamat din ako kay Papa na at hindi po ako anak niya. Tinuring niya na rin po ako anak. Or bunsong anak niya. Oh, anak ni Madam Lala, kilala ko. Mabuti siyang babae, anak ni Madam Lala. Gusto ko siya. Nang do entertaining siya, okay siya mag-ano sa mga tao. Isa man tayo, simpleng tao at saka mabait siya. Sana sa darating na halalan. Kung sakaling pala rin man siya, sana makuan din niya yung kuan ng mama niya na service yung totoo. So naglaki po ako na meron lang pong dalawang ninong at dalawang nina. Actually, I was with her mom when she was born, Davao City. Actually, duha ra gyud mi ihang ninang, si Ma'am Wed og Ma'am Wed Dinupol og ihang ninong duha ra pod si Mayor Moises Arandain og katong si Sir Alain, katong kambal si iyang dad. Simpleng bata lang si Sam, she's not maarte. I remember when she was young and I used to give her a present or a gift. And she's so happy with it, even whatever it is. She did well in her studies. She finished her degree abroad, and now she's in her halfway in her master's degree. I can say that Sam is a very independent, responsible, and hardworking person because studying abroad is not easy. Going back to my studies abroad, no, it was not that challenging, to be honest. Siguro sa umpisa, mahirap. Dahil iba yung lugar, hindi ko kabisado. Pero in reality, parang sa bata pa po kami ng mga pinsan ko, nandun kami sa Davao, lahat ng parents namin nandito sa Cotabato. Parang independent, matagal na talaga naturo sa amin. So for me, my most unforgettable moments were the ones while we were in Australia. Sam has always been a great moral and mental support, especially with the stress studying overseas. She's a piece of home that at least is always there with me when I have to study late nights away from family. Kaya yun, Senorita Cafe, and the inspiration behind Senorita Cafe, kung bakit pinang design niya, is Melbourne. Ang rason din po kung bakit naumpisahan ang Senorita Cafe ay dahil marami pong beans dito sa Cotabato at saka sa neighboring provinces naman. At para masuportahan din natin ang ekonomiya, and of course to provide jobs for the workers not only in Carmen, but also the farmers that produce the coffee that we are using in the cafe, Senorita Cafe started. Sa wala pa nakabalo, si Ma'am, mayo ka siya muluto, Ma'am. Dagan ka siyang nabala ng mga luto. Sa pasta, Ma'am, hawad ka siya magluto sa iyang mga pasta. Tapos nag-serve po na nagaluto siya para sa iyang family. So interested kayo siya. Para sa ko, Ma'am, blessing si Ma'am Sam para sa ko. Dili lang para sa ko, Ma'am, para sa kong pamilya, para po sa kong mga co-worker, Ma'am. Kaya kitagaan niya og opportunity na makatrabaho dali sa iyang cafe. Para si Ma'am Sam sa kuwa, Ma'am, is a good employer siya sa mua, Ma'am. Kaya maminaw siya sa mua, tapos ka-concern siya sa iyong mga trabahan ni Ma'am. And talking about family, no, I think actually it's time for me to introduce my family. I know you guys know that Vice Coblada remarried, that's why she's Mendoza and I am Santos. And that's why I also have a very handsome brother, mana sa ate, ay... no.
no, Emilio Ramon Mendoza. Yeah, she's my loving and caring sister. Well, she's kind and loving, and she's basically how you see her when she is in, you know, talking to people, going around. To be honest, I really can't. There's so many words to describe her. She has so many quirky emotions. And I don't know, I'll just say that she's a very fun person. So I'm happy she graduated. She helped my father when he ran for governor. And now, tanan ng mga learnings and discipline, karga niya na, no? Sa preparasyon niya ng magrepresentar sa inyo sa 3rd District, San Cotabato. Ako po si Maria Alana Samantha Santos, anak po ng ina na serbisyong totoo. Walang iba kundi si Vice Governor Emilio Lala Talino Mendoza, handog hindi lang serbisyong totoo, kundi serbisyo at manasakit. So yan po si Samantha, ang gwapa ko nga bata. Pero mas gwapa gid ko niya sa iya.